tayong mga kasamahan na nakaranas na ng ganitong mga pangyayari kung saan malapit na nilang makuha ang mga deposito sa ilalim ng mga hukay nila, saka pa sila na stop operation dahil nabutas ang water trap sa ilalim. Kaya ano pa bang hinintay natin, mga ka-teach? Let's do this! Pinamagatan ko itong The Water Trap Japanese Treasure Lecture and Guide number 55 at para ito sa lahat ng mga kasamahan natin na nagbabalak na i-explore ang mga site nila or area nila, lalo na't positive ang mga sign sa lugar at may kasama pang mga history, at ganun din sa mga ibang kasamahan natin na ongoing na ang mga project sa area ninyo or hukay ninyo. Para sa inyo ito, mga madam at mga sir. Subalit, bago natin umpisa ng lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podreader MMS. Dito lang sa gilid yan, mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Podreader Official. Mag-like and follow lang kayo dito sa baba, mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gustong magpabasa ng mga sign sa area nila, area ninyo, na pinapasa ninyo sa Facebook Messenger ko ang mga picture, pakisunod lang nito sa assessment mechanic number 1, number 2 at number 3. Ito na, mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Isang dagdag kaalaman na naman ito, lalo na't sa mga ibang kasamahan natin na ongoing ang mga project sa area ninyo. Dapat ninyong i-review yan, mga ka-teach, baka matamaan ninyo ang water trap sa ilalim. Speaking of water trap, dito tayo mag-umpisa. Kasi hindi naman yan basta-basta nilang ginawa yan, mga ka-teach, kung walang palatandaan sa ibabaw kung saan naka-engrave or nakalagay sa mga batong malalaki. Number 1 talaga nito, mga ka-teach, hole sign and marker. Ibig kong sabihin, tulad dito sa ginawa kong example illustration. Kung mapapansin ninyo, sa gitna ng sapa may mga malaking bato at may mga butas. Signal sign yan, mga ka-teach, na may mga butas sa ilalim at may mga combination meaning rin yan kung saan sila naka-engrave at ano ang hugis ng batong pinag-engraven nila. Base ito sa turo sa akin ng mentor ko at ganoon na rin sa actual exploration ko. At mapapansin ninyo dito sa iba kong illustration, dito sa nauna, ang mga butas nakatingin sa gilid ng sapa. Ayan. At ang pangalawang illustration, ang mga butas na nasa bato nakatingin pa rin sa gilid ng sapa. Sa madaling salita, ang mga butas na yan na nakatingin sa isang gilid o isang tabi, sinadya talaga yan, mga ka-teach, para gawing palatandaan na may ginawa silang mga butas sa ilalim kung saan yun yung mga design ng tunneling nila or tunnel nila na may kasamang water trap.
sa mismong area ng pinagbauna ng deposito. Yan lang ang kaibahan ng karamihan dahil hindi nila binabantayan, mga katids, ang water trap sign sa ibabaw pa lang. At kung ang butas nakatingin sa taas, hindi tulad dito sa dalawa na nakatingin sa baba, bantayan ninyo, mga katids, ang hugis ng bato kung saan siya naka-engrave. Tulad dito sa ginawa kong example illustration na may parang arrowhead siya na nagtuturo sa area na yan. Ibig sabihin, yan ang travel order sign niya na susundan mo na nandyan ang sinasabi niyang butas. At idagdag na rin natin ang mga supporting sign na naka-engrave. Halimbawa ito, at saka yan, may naka-engrave dyan na sign ng tubig. Yung parang ganyan na sign, mga katitso. Kala mo river, sapa. Sign niya ng tubig. Ayan. Or sign siya ng parang isda. Nako. Ibig sabihin, ang tinutukoy niya, kung may nakalagay man, supporting sign sa gilid, ang tinutukoy niyan ay tubig sa ilalim or may tubig nakalagay sa mismong butas na yan. Number one yan. Kailangan talaga ninyong intindihin ang mga sign na nilagay ng mga Japanese Imperial Army. Dahil pag hindi ninyo masundan or hindi natin masundang maigi na mali na umpisa, mali hanggang sa katapusan yan. At ang pangalawa natin, sulat natin, number 2, para siyang hugis isda na supporting sign dito sa hole. Ibig sabihin, tubig pa rin yan ang tinuturo sa ilalim. Sa madaling salita, ibig sabihin may tangke ng tubig sa ilalim. At ang pangatlo natin, nakalagay dyan ang kahit maliit na heart. Kahit hindi klaro, mga katids, pero kakaiba, may heart na nakalagay sa gilid, supporting sign ng butas na ito. I-plus pa natin ang arrowhead niya nakaturo sa gilid. Ibig sabihin, may butas sa area na yan na may lamang deposito. Ilipat natin sa kabilang illustration tulad dito. Layout of 3 holes design deposit with water trap. Sa madaling salita, mga katids, yung mga butas na nakatingin sa baba, ganito ang layout niyan sa ilalim. Ayan, tatlong butas na malalaki. At ito ang tinuturo ng isang bato na may butas at saka may heart sign dyan. Ibig sabihin, ang butas na yan, nandyan yung laman niya. Subalit, sa kabilang side, may bato, may butas, nakaharap dito sa ilalim na ito, pababa. At ang supporting sign niya sa gilid, sign ng tubig, sapa. Nako, ibig sabihin, water trap na ang ilalim nito. At dito naman sa kabilang side, palagay natin may bato dito na malaki, may butas, nakaharap sa area na yan. Subalit, ang supporting sign dito parang isda or para siyang pagong. Nako, ibig sabihin, wala siyang deposito na tinutukoy. At sa parting ito, ang ginamit niyang simbolo base sa mga engraving or pagkahugis ng bato, pagong o isda man yan, mga simbolo ng hayop sa tubig, hindi deposito yan, mga katids, papunta sa area na yan. Ang laman ng butas na yan ay tubig. Dito naman, dahil may supporting sign dito sa kabilang side niya na tubig, tubig pa rin yan, mga katids, water trap. At itong isang ito, butas nga pero may kasamang heart sign na deposit. Ibig sabihin, nandyan sa area na yan ang mismong deposito. At ito na yung katanungan ng iba. Bakit sila nakapaghukay ng malalim? Or bakit nilang nahukay na malalim yan?
Samantala, nasa gilid ng sapa, ito yung sapa. Ayan, yung sapa mga ka-teach. Alam naman natin, sa panahon na yon, na may kasama silang mga Pilipino sa paghuhukay. Kung saan yung mga Pilipino na yan, yan ay mga hostage or bihag. Binabantayan niya ng mga sundalong Hapones para ipahukay. At hindi lang rin ang mga Pilipino ang naghukay mga ka-teach. Kasama rin ang mga sundalong Hapones sa panahon na yon. At ang butas nilang hinuhukay, tulad dito sa sinasabi ko, ito yung sinabi sa akin ng mentor ko mga ka-teach, na may design na ang water trap, sinabay ang paghukay na or sinabay ang paghukay ng tatlong butas. May iba pa nga dito mga ka-teach, umaabot ito ng apat. Paganyan ang isang butas, nagitnaan ang butas ng mismong pinaglagyan ng deposito. May mga ganyang design mga ka-teach. Isa, dalawa, tatlo, at ang pang-apat, yan ay pinaglagyan ng deposito na sa gitna. Ngayon, balikan natin. Sa panahon na yun, nakakapaghukay talaga sila ng malalim dahil marami sila mga ka-teach. Biro mo, palagay natin, 50 ka mga sundalong Hapones, kahit 50 ang Pilipino din. Total of 100 katao. Nako, kaya nilang maghukay dyan mga ka-teach. At ang design pa ng paghukay nila, hinahanap nila ang mga area na tipong mga adobe. Yung mga gilid ng sapa na parang adobe. Hindi basta-basta napapasukan ng tubig. Yun ang gusto nilang birahin mga ka-teach para makapagpalalim talaga sila ng maayos. Ngayon, pag nakapagpalalim na sila ng maayos at ilalagay na nila ang mismong deposito na nakakahon sa ilalim ng hukay nila. Ganito ang ginagawa nila yan mga ka-teach. Binubuhusan nila yan ng simento sa ilalim. Halimbawa dito sa ginawa kong example illustration, ito yung simentadong or simentadong kahon na nakalagay dyan ang mismong deposito. May kissing holder yan mga ka-teach. Ibig kong sabihin, sa sigarilyo pa, may kaha. Yung kaha niyan, gawa din ng simento. At sinasalpak sa loob ang mismong depositong nakakahon na simento rin. Ipat natin dito sa ginawa kong example illustration. Ngayon, pag nalagay na ang mismong deposito sa ilalim, ibig sabihin, ito na yung pinakaibabaw. Tatabunan na nila yan or tatabunan na nila yan. Maglalagayan sila mga ka-teach ng marupok na simento. Ibig sabihin, balik natin dito. Itong pinakaibabaw ng casing holder niya or pinaka-bolt holder niya, maglalagay sila dyan ng lakihan natin. Marupok na simento. Ibig sabihin, yung malambot mga ka-teach pero gawa pa rin siya ng simento. At magbubutas siya sa or magbubutas sila sa parteng iyan. Dahil itatagos na yan mga ka-teach sa kabilang side. Kahit matubig man yan, gagawan at gagawan talaga nila ng paraan. Balikan natin yung iren yan. Ayan. Pag nailagay na ang deposito dito, magbubutas sila sa ilalim na konektado sa kabila. At ang kabila rin, magbubutas rin sila, konektado rin sa kabila. At ito ang pinaka side view layout under. Number 3 na tayo mga ka-teach. Dahil nabantayan mo na ang mga butas na walang laman. Kung hindi, ang laman ay tubig. Talagang sisintruhin mo talaga kung saan ang isang sign nakaturo sa gitna. Ganito ang gagawin mga ka-teach. Pag naghukay kayo pa down, gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Kailangan adjust muna natin. Kailangan may tamang sukat lang talaga yan mga ka-teach. Ibig kong sabihin, pag nag-down kayo sa isang target,
may tamang sukat at lawak. Dahil pag nakatama kayo ng puting ito, ito yung sinabi ko kanina na gawa siya ng marupok na siminto. At ang style pa naman ito mga katiits, balik natin sa pinakagitna. Op, ayan. Ang style pa naman ito na pinaglagyan ng deposito, ito yung style banga na pagkabutas. Alam niyo yung banga mga katiits or jar? Parang ganito siya. Sulat talaga natin. Maliit ang bunganga. Pagdating sa 18 feet under, biglang lalaki yan mga katiits. Ibig kong sabihin, bakit lumaki yan? Dahil malambot yan. Papunta sa gilid, malambot yan. Talagang kinakati talaga kayo para masaid ang dingding nito na ginawa nilang tangke ng tubig sa ilalim para paglagyan ng water trap. Itong dalawang ito, isang mataas at isang nasa ilalim. Itong mataas na ito, nagsusupply ito or nagsusupply sa kanya ang tubig galing sa sapa. Dahil binubutasan nila yan mga katiits or nilalagyan nila ng patay na kahoyan papunta sa ilalim, parang kinakanalan, at gumawa sila ng isang tangke dito at saka sa kabila para maging water trap. Ngayon balikan natin yun, yung sinabi ko na style banga na pagkabutas. Entrada, bunganga. Pagdating sa ilalim, nilalagyan ng malambot para kakatihin kayo papunta sa gilid. Bigla kayong makatama dyan ng marupok na siminto na may kapal na 1 feet and a half. Nako, delikado talaga yan pag nautod ninyan, or 2 feet and a half. Ito ang tinutukoy ko. Yan. Ngayon, pag nakatama kayo niyan mga katits, huwag na huwag ninyong sairin. Ibig kong sabihin, huwag na huwag ninyong sairin dito sa dingding. Dahil pag sinaid ninyo yan mga katits at nabutas itong pinakadulong bahagi niya, nako, papasok na ang tubig sa mismong hukay ninyo. Marami nang nakaranas na ganyan mga katits. Talagang kinutkot nila ang side ng marupok. Hindi na alam, kahit nagpapawis na, parang nagtutubig ang gilid, kutkot ng kutkot pa rin. Biglang may bumulwak na tubig sa gilid. Ang tanging solusyon yan, kung ano ang lawak sa taas na paghukay ninyo, yun pa rin papunta sa ilalim. Diretso lang kayo, huwag ninyong lawakan kahit binibigyan kayo ng area na malambot, parang pinapakati. Mag-timber kayo ng kahoy sa gilid. Lagyan ninyo ng side lock para hindi luluwag ang mga hukay ninyo. Higit sa lahat, pag dumating na kayo sa pinakailalim, ito ang pinaka-problema mga katiits. Nalagpasan ninyo ito. Unang trap sa taas, down na naman kayo. Bago na ninyo maabot ang depositong yan, may another trap na naman na gawa siya ng marupok na siminto. Ang problema lang nito mga katiits, pag kahoy ang nilagay. Yung tipong mga malalaking truso, nilagay sa ilalim. Dumating ang panahon na sobrang tagal na, nalata na ang kahoy na nilagay sa ilalim. Sa halimbawa, nilagyan ng kahoy at tinabunan ng lupa, kinargahan ng tubig, papasok dito sa loob, papunta dyan hanggang tumagos ang tubig dito. Pagdating dito, may kahoy, hindi nakatagos ang tubig. Nag-aabang lang yan pag magalaw ang kahoy na yan. Nako, yun ang problema mga katiits. Lalo na ang lugar na yan or lugar ninyo, malayo sa kabahayan. Ibig sabihin, walang kuryente. Nako, yun din ang problema. At isa pang problema nito,
kung hindi lang nagdadalawa ang butas na nilagay nila sa ilalim. Isa, dalawa, kundi may isa pa doon sa unahan papunta sa ilalim. Naku, yun din ang pangalawang problema nito mga katiits. At hindi pa ninyo natukoy kung ang hinuhukay ninyo yan ba ay tama or mali base sa pagsunod dito sa mga sign sa ibabaw. Dito nag-umpisa ang lahat mga katiits, kung ano ang nilagay na mga sign marker sa ibabaw, yun din ang matatamaan sa ilalim. Kaya kung mali ang umpisa ninyo, ay sigurado water trap talaga ang matatamaan ninyo sa ilalim. Tulad dito sa ginawa kong example illustration. Yan ang pinakamahirap mga katiits kung hindi masundan. Lalo na positive talaga ang mga sites sa area ninyo. Kaya ang masasabi ko na lang sa inyo, lalo na sa mga ongoing ang project sa area ninyo, pag nakatama kayo ng takip at malambot ang magkabilang side, ibig sabihin, tinabunan mo na siya ng buhangin na malambot, paluwag, huwag na ninyong sundan papunta sa gilid dahil maabot ninyo ang kanto ng trap kung saan nilagay ang tubig sa isang tangke. Ayan mga katiits, down lang kayo, pailalim at maglagay ng timber para hindi lumuwag kahit butasin man ninyo ang takip na yan. Diretso pa rin kayo pailalim, makadiretso pa rin kayo kung may tubig man lalabas sa gilid, hindi masyado kalakasan. Ngunit, pag nabutas ang kantuhang ito, nako, yun ang pinakamahirap mga katiits. Kaya, bantayanan ang bawat hukay ninyo. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganun may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katiits.